Matapos ang matinding pagkabigo, nagapiin ng bataan. At dahil sa mataas na bilang ng mga namamatay na kawal, umatras ang mga Hapones sa ilalim ni General Masaharu Homma habang naghihintay ng panibagong suporta mula sa mga Hapon. Samantala, hawak na ng Hapones ang halos buong Timog Silangang Asya, maliban sa Bataan at Corregidor. Ayon kay Winston Churchill, punong ministro ng Gran Bretanya, ang kawal Pilipino ay the best warrior in the world. The propaganda then was that President Roosevelt is sending a long convoy of reinforcements. So just keep on holding Bataan. Keep on holding. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga tagapagtanggol ng Bataan, nagpasya na pala si Pangulong Franklin Delano Roosevelt na hindi kayang mag-focus sa dalawang teatro ng digmaan sa Atlantiko at Pasipiko ang mga Amerikano. Nagtakda na kailangang unahing magapi ang pinakamasamang kalaban. Sa makatwid, si Adolf Hitler muna, Europe first. Lahat ng mga tulong suporta para sa mga tagapagtanggol ng Bataan ay ipinadala na lamang upang tulungan ang mga Europeo at ang mga Briton upang magapi ang Alemanya at Italia. Sinabi ni Quezon kay MacArthur, "How typically American to anguish over the fate of a distant cousin while a daughter is being raped in the back room." Lumisan si Quezon sa Corregidor upang sa Estados Unidos ay patuloy na manungkulan bilang Pangulo ng Commonwealth. Si MacArthur ay lumisan ng Pilipinas at nangakong, "I shall return." "When I landed on your soil, I said to the people of the Philippines whence I came, I shall return. Tonight, I repeat those words. I shall return." Nagpanibagong lakas ang mga Hapones at muling nilusob ang Bataan. Dahil sa gutom at sakit, madaling nagapi ang mga tagapagtanggol. Ikatlo ng Abril 1942, nakuha ang Bundok Samat. Ikasyam ng Abril 1942, narinig ang broadcast ng Voice of Freedom na binasa ni Norman Reyes at sinulat ni Salvador P. Lopez. "Bataan has fallen, but the spirit that made it stand, a beacon to all liberty-loving peoples of the world, cannot fail." Kung hindi raw susuko ang mga pinunong Amerikano, lalaban ng mga Pilipino hanggang kamatayan. We thought that we will die. Yung malalaking bato doon sa babaw na Mount Samar, inuukay namin sa lalim na yung ganun para kuha namin sa mga punagay, wala na kami mga balay. Marami sa amin ang naluha. Noong marinig namin yung broadcast na yan, ano magagawa namin? Talagang ganyan. Kaysa na mabuhay. Tinipon ng mga natitirang 60 hanggang 70,000 mga kawal Pilipino at 11,000 mga Amerikano. At sa kabila ng mga pangakong magandang pagtrato, ay pinalakad ng 120 kilometro mula Mariveles, Bataan patungong San Fernando, Pampanga. Isinakay sa masisikip at mababahong tren patungong Capas, Tarlac at muling pinalakad ng 13 kilometro patungong Campo O'Donnell. Ito ang tinawag na Death March. Sa kabila ng walang awang pagpatay ng mga Hapones sa mga sundalong tumatakas o nagpapabagal sa posisyon, ang mga bayaning sibilyan ay patagong nagpamigay ng tubig, pagkain at nagpatakas pa sa kabila ng panganib ng kamatayan. Ang bayan
to at sa early, you know, summer, April, ang init, ang buhay pala doon. Anak mo, hopeless. Because in our barracks where we were assigned, we were about 200. In a barracks that can accommodate only about 100. So, just a minute. Ang kumapit sa aking sakit, malaria at beriberi. Yeah, at nagkaroon pa ng yung mga kuto ng manok sa katawan namin. Pagising mo sa umaga, madilim pa. Nababanagan mo yung napakahabang convoy. Pasan-pasan yung mga patay. Pag madilim na lumulubog ng araw, mahaba pa rin. Tantsahin nyo. May tagumpay pa rin na natamo ang mga tagapagtanggol ng Bataan. The end of formal resistance, however, saw the birth of a strong nationwide guerrilla resistance against the Japanese, a struggle for freedom which sustained the ideals of Filipinos throughout their colonial history. The heroic struggle brought out the best in the Filipino character in the face of adversity and served as a beacon to freedom-loving peoples everywhere. Ricardo Trota Jose. Matapos ang isang matagumpay na pagsalakay, sa kabila ng halos isang buwan na pakikipaglaban, ang isla ng Corregidor ay bumagsak sa mga Hapones. Pinakahuli ang Corregidor sa mga bumagsak sa mga Hapones sa Asya. Naging inspirasyon ng daigdig ang kagitingan ng mga manananggol upang ipagpatuloy ang laban. Remember Bataan and Corregidor. Sa kabila ng kabiguan, may tagumpay na pamana ang Corregidor sa kasaysayan ng digmaang Pasipiko. The Monkey Point Radio Intercept Station had a very key role in providing intelligence on Japanese naval victories in Coral Sea and Midway. Had Corregidor fallen sooner, had the intercept station been destroyed, the vital information would not have been relayed. The victories at Coral Sea and Midway would not have been possible. And the war would have taken a turn for the worse. Thus was Corregidor's important role in the Pacific War. Ricardo Trota Jose. Marami sa mga sundalo na mula sa Bataan at Corregidor ay nagtipon pa ng mga kasama at lumaban bilang mga gerilyero hanggang matapos ang digmaan. May mga bayaning Pilipino na hindi nakipagtulungan sa mga Hapones. Nang mahuli si Punong Maestrado Jose Abad Santos ng mga Hapones, hindi siya pumayag na makipagtulungan sa mga Hapones. Nasaksihan ng kanyang anak na si Pepito ang kanyang mga huling sandali. He cautioned me, he said, "Do not cry, Pepito. Show these people that you're brave, that everybody is given the opportunity to die for one country." He marched proudly with his shirt flapping. And then, after that, I went up to the house and I took my prayer book and read the prayer for the dead. And after a few minutes, I heard a volley of shots and I knew that my father was gone. May mga bayani rin na sinasabing nakipagtulungan sa mga Hapones, itinuring na puppet, subalit maraming nailigtas na buhay. Nang lisanin ni Quezon ang Maynila, iniwan niya kay Jose P. Laurel ang bilin na makipagtulungan sa mga Hapones upang maging maayos ang sitwasyon sa Pilipinas. Binisita ni Punong Ministro Hideki Tojo ang Maynila. Tila banzai ang isinisigaw ng maraming Pilipino. Iyon pala ay bangkay. Sa isang pagpupulong sa Tokyo, hiniling ni Ministro Tojo kay Laurel na ideklara na ang pakikidigma ng mga Pilipino laban sa Estados Unidos at mga kakampi. I, Jose P. Laurel, President of the Republic of the Philippines, do hereby proclaim that a state of war exists between the Republic of the Philippines and the United States of America and Great Britain. It was a shock to all three of us. We did not expect this instruction and we were not prepared to meet it on the spot. I silently prayed and said, "The Pater Noster."
I got up to say as politely as I could that I could not comply with that request. I said that my people would not approve of it, that I could not carry them, that I have never been a popular leader. That even if I should be willing to do what they wanted me to do, would be a leader without following because the Filipinos were opposed to such a step. And that it would not be decent for the Filipinos to declare war against the United States that was their benefactor. And all and that only unworthy people could be expected to do that. Jose P. Laurel. He then offered the party sums of money necessary for the achievement of independence. Laurel turned down the offer. Tojo, again unprepared for rejection, told Laurel that he was ready to assist them in any way. Laurel asked for an airplane to take them home. Tojo gave it to them. Ricardo Trota Jose. Nang siya ay maupo bilang pangulo, kanya lamang kinilala na mayroon ng digmaan sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi katulad sa Indonesia kung saan maraming Indones ang namatay sa iba't ibang bansa para sa mga Hapones, walang ginawa si Laurel upang magpatala ang mga Pilipino upang lumaban para sa mga Hapones. Idineklara ng mga Hapones ang kasarinlan ng mga Pilipino. Itinaas ni na General Artemio Ricarte at General Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas sa Legislative Building. Quijada Gitaro appeared at Malacanang stating that he was to be Laurel's advisor. Laurel told him, "I don't need an advisor. I could be your advisor, Quijada, but you cannot be my advisor. You had better get out." When Quijada refused, Laurel saw General Kuroda about this and also complained about the Japanese guards. Malacanang became the bastion of the Philippine Republic. Ricardo Trota Jose. Ayon pa sa mga kwento ng mga guerrillero, mismong si Laurel ang nakikipagkita sa kanila sa mga pangpang ng Ilog Pasig sa palasyo ng Malacanang. Sa kabila ng bangis ng mga pagpaparusa at pagpatay ng mga Hapones, marami ang nailigtas ng mga buhay dahil sa kanyang pakikisangkot.